to, pinagangat-ngat, pinagpuputol-putol niya yung mga wiring. Delikado rin to sa pag di na to napansin, pag di napansin na mayari, delikado to sa sira ng mga ibang parts. Tapos pag start mo, biglang usok. Delikado to. Mapatili to sa wiring ng stator, pinuputol din, no? Huh? Yun naman itong motor na kasi ito. Pag start ng mga yari, ayaw nang umandar. Kaya gawa natin ito ng paraan. Testing ko muna, i-on ko muna susian kung ayaw ba talaga umandar ito. Ayaw nga. Ayaw talaga. Subukan ko rin sa kickstart kung minsan kasi pagka i-start mo ayaw mandar, pero dito sa kickstart aandar. Baka natuyuan lang. Ayaw pa rin. Ayaw talaga. Pinisting natin yung post start, ayaw. Pati sa kickstart, ayaw din. Alam, matignan natin to sa loob ng makina. I-off ko muna to. Tignan natin to sa makina, baka mayroong baka sa spark plug lang to. Hindi kasi natin madukot yung spark plug pagka scooter type. Hindi kaya ng mga underboot na madudukot natin. Tanggalin din natin itong upuan na to, itong tornilyo na to. Ayan. Bali, apat to na tornilyo. Tapos itong play rings dito sa harap. Hindi pala siya sa spark plug. Dito pala sa mga wiring nyo. Walang ibang gumawa nito kundi daga. Hindi naman to kaya ng pusa. Hindi naman kaya sumiksik yung pusa dito. Daga to. Kaya pala ayaw mag-start yung motor. Ito, pinagangat-ngat, pinagpuputol-putol niya yung mga wiring. Delikado rin to sa pag di na to napansin. Pag di napansin na mayari, delikado to sa sira ng mga ibang parts. Tapos pag start mo, biglang usok. Delikado to. Mapatili ito sa wiring ng stator, pinuputol din, no? Huh? Pinagpuputol. Kaya pala po start tayo ng po start, wala na palang connection. Ito, tinanggal ko na tong hose na to. Ito yung hose na papuntang air suction valve. Papalitan din natin yan. Kasi ngayon itong chine-check ko, itong mga wiring na to, sa connection lang pala to sa stator yung mga pinagangat-ngat. Itong wire na to, ito yung galing ng pulsar papuntang CDI. Tapos puputulin ko lang to kasi ngat-ngat lang siya. Bagong-bago pa kasi itong wire. Kasi itong motor na to wala pang isang buwan. Parang nabanguhan nata yung daga dito kasi amoy bago pa kaya pinagkagat-kagat yung mga wire. Tapos itong dilaw na to, ito yung stator. Papunta naman siyang regulator, itong dalawang yellow na wire na to. Ganun pa rin, paglugtong ko pa rin to, puputulin ko na lang din yung mga nangat-ngat. Pati itong kulay green, galing din to po sa pulsar. Babalatan ko lang itong mga wire na to, tapos paglugtong ko. Buti na lang yung sa connection lang ng stator yung pinagangat-ngat at pinagpuputol ang mga daga. Yung ibang parts, hindi naman siya ganong naapektuhan.
ito, ito yung connection kanina na tinuro ko sa iyo. Ito yung diretso sa stator. Pabalatan ko lang din to para maidugtong ko na yung mga wire na pinutol ko kanina. At saka yung bagong wire na pinalit ko. Lagyan na lang natin itong electrical tape, itong mga wire na ito, balutin natin ito ng electrical tape para maganda tignan. Ayusin ko lang ito mamaya. Basta lahat ng pinagdugtungan, lagyan ng electrical tape. Mas naman yung hose na pinagangat-ngat, papalitan ko na din. Kasi pag di natin palitan to, di under din yung motor. Yan, nadugtong ko na lahat. Tapos ayusin ko na lang itong mga wire. Ayun, ito na yun. Balik ko na itong battery. Ito yung upuan. Basta ganun lang, pag may encounter kayo ng hindi umaandar, buksan nyo itong compartment nyo. Titignan nyo sa loob. Baka pinagangat-ngat ng daga. Ang hindi naman, sa spark plug lang. Kailangan kasi natin mabuksan. So, para malaman natin kung anong problema, kung bakit di umaandar.
Kasi marami kasing dahilan kung bakit ayaw umandar yung motor. Ditong motor na to, ngat-ngat lang ng mga daga yung problema nito. Basta pagbalik ng battery, color coding din yan. Pula-pula, itim sa itim. Yung kulay itim, ito yung ground. Yung kulay pula, ito yung positive connection. So ngayon, testing muna natin kung under na ba.